जी सर। Hallelujah. Napakaganda na ang praise and worship natin na nakarating agad sa langit. Amen. Hallelujah. Kung bukal sa puso mo ang pag-praise and worship, ito ay nadidinig ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, where two or three gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya ang pananampalataya natin na ang Diyos ay nandito sa harapan natin. Kasi yun ang sinabi ng Bible. Ang Bible ang Word of God. Amen? Hallelujah. So, dumako na naman tayo sa pag-aalay sa Panginoon Diyos. Bago tayo dumako sa tithing offering, maiksing salita na ang pag-aalay sa Panginoon Diyos, ang tithing offering, ang karamihan, lalo na ang hindi nakakaunawa, ay may pag-agam-agam sa pagbibigay dahil hindi nila naiintindihan kasi hindi nila nababasa, hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin masisi, kaya tama ang Bible study natin na kinakailangan mag-share tayo ng Word of God. Kahit sa trabaho, nagtatrabaho pa ako, nagsishare din ako sa mga pasyente at kung gusto nila, kumakanta kami ng praise and worship, sinasarado ko yung pinto. Kumakanta ko ng praise and worship to those who want. Kasi hindi lahat ng tao ay gusto. Kasi iba-iba nga ang paniniwala ng tao. Pero sa ngayon, marami na ang lumalapit sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Kaya dumako tayo sa tithes and offering. Ang talagang pinakamalinaw sa tithes and offering ay ang Malakay 3. Malakay 3:10. Amen? At kung babasahin natin ito sa Bible, basahin natin lahat. Malakay 3, verse 6 to 12. Amen? Basahin natin para marinig ng mga kapatiran natin. Amen? Malakay 3, verse 6 to 12. For I, the Lord, do not change. Ay, ibig sabihin, He is the same yesterday, the same today, and the same forever. Amen? Hallelujah. Kaya hindi nagbabago ang Diyos. Kasi simula pa noon ay ganun na siya. For I, the Lord, do not change. Therefore, children of Jacob have not perished. Mahal ng Diyos ang mga covenant people. At sa ngayon, tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus ay kapantay ng mga covenant people. Verse 7, ever since the days of your ancestors, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Matigas ang ulo ng mga anak ng Diyos. Maraming, lalo na nung lumabas sila sa Egypt, nilabas na sila, maraming complain. Mainit, malamig, walang pagkain, binigyan ng pagkain, gusto ng meat, binigyan ng meat, marami pa rin. Kaya si Moses, hindi nakita ang promised land. Sa tigas ng ulo ng mga Israel, imbis na sundin niya, sinasabi ng Diyos sa galit niya, nag-provide ng tubig, sinaksak yung bato. Sinaksak niya na, kaya siya, hindi siya nakita lang niya, pero hindi siya nakatuntong. Hallelujah. Sabi dito, ever since days of your ancestor, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Ngayon, may solusyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito, return to me, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kahit sa panahon ngayon, yung mga hindi nakakaunawa at maunawaan nila, kinakailangan magbalik loob sila sa Diyos at sundin ang mga salita ng Diyos. Amen? Sabi, return to me and I will return to you. Tama si Kuya Boyet din na sabihin niya na hindi lalapit ang Diyos sa iyo. Ikaw muna ang lumapit sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Kasi ang Diyos hindi namumuwersa ng tao. Yes. Amen. Makinig ka sa salita, sumunod ka kung susunod ka, kung hindi, walang magagawa. Kasi hindi ka pupwersahin. God is a good God and God is a just God. Amen? Sabi dito, why you say, how shall we return? Sabi dito, will anyone rob God? Verse 8, yet you are robbing me. But you say, how are we robbing you in your tithes and offering? Kasi ang tithes and offering,
ito ay para sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, give to Caesar what is due to Caesar, and give to the Lord what is due to the Lord. This is one thing to honor God. To honor and glorify God is to obey. To obey is better than sacrifice. Kasi once and for all, isa na lang sacrifice. Nung araw, maraming sacrifice. Once and for all, Jesus Christ, yes, the Son of God, Siya ang fulfillment ng lahat. Siya ang sacrifice. Kaya nung bago Siya mamatay, sabi Niya, it is finished. Kaya yung mga tradisyon noon, hindi natin dapat ginagawa na mahal na araw, sinasaktan ng katawan, kung ano-ano pa. Hindi. Ang, si Kristo na nga, namatay na nga para sa atin lahat, manampalataya ka lang eh. At sabi ng Diyos, warning sa inyo, my people are being perished and destroyed for lack of knowledge. Kaya nga dapat, sabi nung Bible study natin, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Hindi dapat na papatumpik-tumpik tayo ngayon, bukas hindi, next day hindi. Kinakailangan, sabi dito, meditate, sabi sa Joshua 1:8, ano? Meditate my word day and night. Day and night. Ano nga, so that you would act according. Sabi, para magawa mo ang iniuutos ng Diyos. Kasi ang diablo, 24 hours din na sinusundan tayo. Eh tayo naman, kung magbasa ng Bible, isang verse lang, tulog na. Eh, diablo eh, day and night. Kaya sinasabi ng Biblia, mag-day and night kayo, day and night, sa aking salita. Kasi totoong may kalaban. Amen? At ang gusto ng kalaban, to steal, to kill, and to destroy. I-destroy niya. Hindi lang ikaw, ang buong pamilya mo, ang lahat. Because of ignorance. Amen? Hallelujah. So, dumako na, tuloy-tuloy tayo. Sabi dito, will anyone love God yet? Sabi, you are loving me. Ang tigas ng salita ng Diyos. You are loving me. Ninanakawan niyo ko. Sabi ng Diyos. But you say, how are we loving you in your tithes and offering? This is one thing for the Lord. Amen? You are cursed with a curse. Tingnan mo. Kung hindi mo sinusunod at kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, paano ka mabibless? Eh, sinabi dito, you are cursed with a curse. How much more? Hindi mo alam. Eh, yung alam eh, na hindi sumusunod, you are cursed with a curse. Eh, how much more yung hindi nakakaalam? Ang akala mo, maganda ang buhay mo, ang ending pala, destruction. Death, destruction. Kasi ignorant ka. Masakit pakinggan, you are ignorant. Sabi dito, you are cursed with a curse, for you are loving me, the whole nation of you. Walang pinipili ang Diyos. Kaya nga, yung ibang religion na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, hala, tuwad ka ng tuwad dyan, kung ano, pinagagagawa mo, hindi mo nasusunod ang ang alam mong Diyos, kung sino-sino lang. May letter A, may letter B, may letter C, Diyos. Hindi mo alam na bumaba ang Diyos, ang anak ng Diyos. Ang Diyos ay Spirit. Ang anak niya at ang Espiritu, they are one. Trinity in one Almighty God. Amen? Kaya sabi ni Jesus sa John 49, those who have seen me have seen God. Imagine, they are one. Hindi pwede, they cannot be separated. They are one God. Kung nasaan si Kristo, nandun ang Ama, nandun ang Holy Spirit. Kaya nung tinanggap natin si Jesus, binautismuhan tayo ni Jesus ng Holy Spirit. God in us, God with us. Kung ang Holy Spirit nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang Ama, hindi pwede silang mag-separate. Amen. They are all-knowing and all-everywhere. Hallelujah. Kaya maganda mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi dito, bring, sa verse 10, bring the full tithe into the storehouse. Hindi sinabi dito, yung bariya-bariya mo, dali mo sa storehouse. Kung anong iniutos ng Diyos, ay dapat nating sundin. Amen. Bakit? Sinasabi dito sa Malakay 2:2, basahin natin, Malakay chapter 2, verse 2. If you will not listen, if you will not lay it to your to heart, to give glory to my name, and to tithes is to give glory and to honor God.
says the Lord of hosts, then I will send a curse on you and I will curse your blessing. Alinaw, Malakay 2:2, I will curse your blessing. Kaya ang akala mo masagana ka, mayaman ka. Hindi mo sinusunod na sinasabi ng Diyos, ang ending mo, death and destruction. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the wisdom. Sabi dito, bring the full tithe into the storehouse so that there may be food in my house and thus put me to test. Sinasabi ng Diyos dito, says the Lord of hosts, see if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing blessing. Anong blessing? Overflowing. Ang blessing na overflowing, hindi lang basta tinanggap mo, marami pa. Overflowing, overtaking. Nag-overtake ang blessing sa'yo. Kaya, kung susundin natin, kasi ang tao masyadong, kasi hindi tayo perfecto, pero kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Sayang. Eh, kung dumukot sa bulsa, kung ibigay ko itong ang pinita ko nito linggo, 4,000, magkano? 10, ano? 4,000 ang pinita ko. 400. Di, 400, ibigay ko? Wow! Bigyan ko nalang 10 ito, wala naman nakakapit eh. Bigyan 10. Eh, ano sabi sa 2:2? Magtatayo ang balahibo mo sa Malakay 2:2. I will curse your blessing. 4,000 ang kinita mo linggo-linggo, ha? Tingnan ko, the devil will come to you to steal, to kill, and to destroy. Not only your money, all your possession. Mabigat, di ba? Mabigat at masakit. Ito ang katotohanan na hindi natin maitatago dahil nasa salita ng Diyos. Sabi dito, ulitin natin sa verse 10, bring the full tithe into the storehouse so that there may be food in my house and thus put me to test, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing blessing. Ito na ang susi ng overflowing blessing. Nagseserve ka na, sinusunod mo pa ang salita ng Diyos. Isang halimbawa, si Nanay. Overflowing ang blessing ni Nanay. Punta sa Amerika, punta sa Pilipinas, ang blessing niya, ang dami. Hindi lang kay Nanay, kundi sa lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos, ang blessing mo ay hindi mo lang basta matatanggap, kundi mag-overtake pa sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi dito sa verse 11, ito pa maganda, kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, lalo sa tithes and offering, I will rebuke the locusts for you. Ito yung mga problema, so that it will not destroy the produce of your soil. Kung farmer ka, i-rebuke niya yung mga sumisira sa pananim mo, kaya masagana ang anim mo. Kung ikaw naman ay worker, i-rebuke niya yung mga sumisira sa iyo, sa iyong pagsweldo, sa iyong mga income, sa mga problema mo, ang Diyos ang bahala. Amen? Amen? Kaya hindi dapat mag-alala. Huwag mong kukwentahin yung para sa Diyos. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Amen. Ang para sa iyo ay para sa iyo. Huwag mong nanakawan ang Diyos. At huwag mo siyang itetest. Ang testing lang, sumunod ka sa salita ng Diyos. Pero huwag mong tetestingin siya doon sa patago na kalokohan. Huwag mong tetestingin ang Diyos. Kasi nakikita niya, nababasa niya ang puso mo. Puso mo't puso ko. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya nga, ituloy-tuloy na natin, I will rebuke the locust so that it will not destroy the produce of your soil and your vine. In the field shall not barren, says the Lord of hosts. Then all nations will count you happy, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Kaya nga, nag-uusap si Nanay at si Teddy, Nanay, akala ng mga tao, ang yaman-yaman natin. Kasi nakikita nila, may nakikita sila. Hindi nila kinukwenta yung binabayaran ni Nanay ng mga taxes sa bahay, sa mga property, sa gastos, hindi kapalang sa Pilipinas din. Kinukwenta nila yung dollar na kinikita ko dito, yung per hour, per week, per month, kinukwenta nila. Wow!
Ang laki pala ng pera ni Efren. Hindi nila kinukwenta yung bayad sa mortgage, bayad sa kotse. Kung hindi ka magbayad ng kotse, naranasan namin, nandito na si Kuya Boy at yung kotse namin hinata. Bakit? Hindi kami nakabayad ng kotse. Ganon din sa bahay. Pag hindi tayo nagbayad, lahat, alam mo, ang bangko mas mabilis kesa sa atin. Amen? Nag-aabang sila ng pagkakataon at sila'y susunggag. Instrumento rin sila ng kalaban. Pero legal, ha? Pero instrumento sila. Pero kung tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos, sa isang bagay lang, ito lang, hindi pa lahat ng bagay. Sa tithes and offerings pa lang, anong promise ng Diyos? Sa Joshua 1:8, success and prosperity. Ibig sabihin, hindi yung ang dami mong pera, ang dami mong pera, yung contentment lang sa buhay. Sobrang kayamanan niya, yung kontento ka, natutulog ka ng walang alam agam, hindi ka natatakot, iyan ay kayamanan. Yung healthy ka, kayamanan lahat yan. Yung strength mo, sino nagbibigay? Ang Diyos lang. For the joy of the Lord is our strength. Kung natutuwa ang Diyos sa atin, yan ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Health, happiness, joy, yan ang nagbibigay. Pero kung hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa natin, sa tithes and offering pa lang ay ninanakawan na natin ang Diyos, kawawa tayo. Kasi alalahanin natin, tandaan natin, ilista lang natin dito at sa worldwide. Basahin nyo kung anong gagawin ng Diyos sa Malakay 2:2. God will curse your blessings. Masakit. Kaya nga, maraming nagtatanong din na bakit pwede ba namin hindi na kami mag-tight sa church? Sa mga fellowship? Pwede na? Ipunin ko na lang ito at ako na bahalang tumulong sa mga mahihirap. Sabi niya. Malaking katanungan ng mga tao eh. Eh, babasahin natin para malinawan ng tao. Sabi dito sa Deuteronomy 14:28-29, basahin mo na lang sa bahay. Ipagpaliwanag natin. Sabi dito, every third year, sa ikatlong taon, ito ang Old Testament, ha? Sa ikatlong taon, every third year, the tithe was allocated for the relief of the poor. Kaya ang church tumutulong din ito. Yes. At individually, sa ikatlong taon, nagtatides ka ng dalawang taon, sa ikatlong taon, pwede mong ipunin, sa ikatlong taon, ha? Sa ikatlong taon, pwede mong ipunin ang tithes and offering mo at ito ang itutulong mo. Sino ang tutulungan mo? Sabi dito, every third year, the tithe was allocated for the relief of the poor. God has particular concern with the poor, with the widows, with the orphans, and also the Levites. Ano yung Levites? The worker of the Lord. Yes. Amen. Bakit sinabing Levites? Kasi ang Levites walang share na minana sa angka ni Jacob. Walang share. Gayun din ngayon, ang mga worker ngayon, nagpo-full-time sila, wala silang kita. Kaya nga marami ngayon ang mga pastor na palipat-lipat. Palipat-lipat, kasi naghahanap sila ng malaking ibibigay sa kanila. Ano ba, nag-preach dito, binigyan mo ng $100. Ano ba ito, $100? Namaos na ako ng copy preach ng Word of God, $100. Maghahanap yan, yung malaki-laki. Bakit? Ano sila? Bayaran. Bayaran sila. Pero ang totoong man of God, hindi nagwo-worry. Bakit? God will provide. Hindi nagwo-worry ang totoong man of God. Pero yung nagwo-worry, bayaran mo na siya, mag-preach siya sa kalsada. Amen? So, basahin natin ang ang dami dito tungkol sa tithes para malinawan ng mga tao. Kaya nga sabi dito sa Genesis 14:20, Abraham paid tithes to Melchizedek. At sabi ni Malachi insisted that to fail to tithe robs God of what rightfully belongs to him. Ninanakawan natin yung para sa Diyos. Kasi yung buhay natin sa Diyos, ang lahat ay para sa Diyos. Hindi hinihingi ng Diyos yung
90%. Hindi niya hinihingi yung kita mong 90%. Ang hinihingi lang niya ay 10% ng kita mo. At sabi niya, bubuksan niya ang pagpapala, mag-o-overtake sa'yo. Kung hindi mo ako susundin, bahala ka. Basahin mo na lang yung Malakay 2:2. Ika-curse ko ang blessing mo. Totoo ba? Ang sinabi ng Diyos ay totoo. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Dahil God is Almighty God, a perfect God. Amen? Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat in the name of Jesus. Dapat naunawaan ang lahat ng tao. Amen. Na huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong masaktan sa pagbibigay natin. Dahil ibabalik ng Diyos sa inyo na siksik, liglig, umaapaw ang lahat ng pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. Word of comfort. Para makomfort naman tayo kasi nabugbog na tayo. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians 9:6-8, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." Kung ikaw ay nagtatanim ng kukunti, ang anihin mo konti, huwag mo asahang marami. Pero kung sinusunod mo ang Diyos, ang ibig sabihin na